yan paano i-introhan to, tol. Alam mo, hindi ko akalain maging posible pa lang. Ayun, no? Kayo naman. Lalo naman akong may ano niya. Ito na yun, tol. Hindi naman. Ito na yun. Pwede na magtapos yung programa natin ito. Okay. At dyan po nagtatapos. Oo. Ang programang Wasak. Ayan. Mga kapatid, hindi na kailangan ng introduction. Gusto ko tumili eh. Alam mo ba yun? Oo. Tili tayo. Tili tayo. Miss Vilma Santos! Ang nag-iisang superstar hanggang ngayon, Barnan, Miss Nora Olas. Busaw kayo, busaw kayo. Direk. Ako rin. Ay! Nanunood ako dito eh, sa show nyo eh. Talaga po. Eh, nako. Galing neto, no? Sobra. Ano ang masasabi niyo sa bigote niya natin? Parang mayroon kang gusto ipahiwati, Guy. Ayun! Ay! Seryosong tanong, Ate Guy. Okay. Naiintindihan mo mo bakit nababaliw sa'yo yung mga tao? Meron ka bang idea or understanding kung bakit ganito kami mag-react? Ang mga fans, hindi kayo ang... Oh, bilmanyan ako, Ate Guy. Ano eh, bawa ko sa inyo. Bawa ko sa inyo. Hindi, siguro sa mga fans. Sobrang mga ano, pagmamahal ng mga fans. At siguro yung mga fans nakaka yung kanilang pinanggalingan kumo galing ako sa hirap ay yung pagpapursige ko makapagtrabaho para matulungan yung mga pamilya yung aking pamilya siguro doon nila nakikita yon at saka magpahanggang ngayon yung kung ano yung nakikita nila nung araw na nag-umpisa pa lang ako yung pa rin ang nakikita nila sa akin walang pinagbago yung walang sila pa rin kasi naging fan din ako eh maniniwala ka sa akin fan ako ni Vilma Santos nung araw kasi nung maliit pa ako ay hindi maliit pa rin pala naman ako ngayon sorry nung nasa probinsya pa ako yung truly sleet at saka yung ginawa ng kumaring Vilma ko limang beses ko kung panoorin yun. Wow. Totoo yun. Tapos makita ko siya una-una dito sa... Ngayon naman sa radyo pa noon, nung araw. Nagpapirma pa ako sa kanya noon ng ano. Naalala niyo ba yun? Sure. Oo naman. Naalala niya? Ay, hindi ko lang alam kung naalala niya. Pero ako hindi mawawala sa akin yun. Totoo yun. At hanggang ngayon, fan ka pa rin? Fan pa rin ako. Nagiging fan. Sino po yung mga tao sa showbiz na pag nakikita nyo, parang kinikilig ka pa rin? Kasi nung araw, sa totoo lang... Amalia Fuentes ako, yung kapatid ko, Susan Roses. Ah. Ngayon, nagkita kami ni Amalia Fuentes sa isang... Ano ko sabi? Laki mo na. Kay Temyong. Tapos, siyempre natuwa ako dahil nakita ko yung idol ko, di ba? Di gusto kong humalik sa kanya. Abay, hahalik ako, hindi ko maabot-abot yung kisingin. Sa totoo lang, naging Susan Roses ako. Sa tingin mo, bakit lumalaki ulo ng isang artista? Kunyari ito, hindi pa nga sikat, ang laki na ng ulo. Tapos na ako. Hindi ko alam, pero... Pero alam mo kung papalitan mo ako? Ngayon, payag na ako na siya yung kapalit eh. Sobra ka naman, tol. Ba't may, ano ba? May hidwaan ho kami. Akala ko ibang hindi hidwaan eh. Ngayon? Akala ko may relasyon. Grabe yung karamihan ng pelikula niya, no? Ngayon lang natin na-realize na art film pala siya, karamihan ng... Alam mo, paborito niya Uod at Rosas? Uod at Rosas. Ay, isa pang maganda yun, na hindi lang masyado na-appreciate ng tao nung araw. Pero alam mo kung bakit kasi, nung araw, di ba, puro ang usong mga ginagawa namin pelikula, yung kakanta, yung isang LP ba? Maubos yung kanta, mag-upisa kasi sa puno, tapos matatapos sa puno, tapos... Ubusin lang yung mga kanta sa long playing, tapos sa yung pelikula. Ganon. Pero kumikita nung araw, yung Uod at Rosas, isang magandang pelikula. Actually, ano yun eh, pagkatapos ng mga pelikulang ginagawa ko na, nag-isip ako na para bang, ano kaya mag-eksperimento naman ako. Kaya ako nag-produce ng sarili ko. Ito yung NV Productions. Oo, NV Productions. Yung NV Productions. At unang-una kong ginawa yung Tatlong Taong Walang Diyos. Na si Mario O'Hara ang nag-direct. Grabe. Pinangutang ko yun. Okay. Makagawa lang ng isang makabuluhang pelikula. Parang indie film na rin nung araw yun, di ba? Kaya kung tutusin tayo yung nauna. Kayo na Dolphy, na ano? Ng indie film. Idol ko po kayo. Uy, patay tayo dyan. Totoo po yun. Pwede ba ako tumili? Hindi, ito walang biro yun. May picture kayo ha? May picture siya kayo sa ano? Sa airport. Sa airport. Ang mukha nyo kasi halos-hos. Kasi magaling talaga kayo. Magaling. Talaga po. Natural na natural. Mamaya na ako kayo.
Mamaya na kayo, Direk. Mamaya na, mamaya na. Hindi, magaling naman kayo pareho. Grabe eh. Grabe, naiyakap ako niya, tigay! No? Pero kasi, I don't know kung kayo. Nine, napapanood mo to ngayon? Ha? Eh, yung Air Max ko yung ako gumraduate na, ha? Marami kasing matagal na matagal na mga kritisismo sa inyo na marami kang mga long period sa kunyari hindi ka magpapakita, hindi ka lalabas. Pero hindi yata kasi naiintindihan na hindi makina ang isang creator, no? Isang art, isang artista. Sa totoo lang, ha? Dapat para sa akin, ha? Bilang gumagawa din ng mga ganito. Dapat siguro may oras lang talaga eh. Hanggang, I think, maximum of 15 hours. Yan, kasi yung pag-arte, mahirap yan. Yung paano ka papasok sa character sa paglabas. May papaliwanag ko nung araw yun. Hindi na maiintindihan yun. Yan, may papaliwanag ko ngayon yan. Nung araw kasi, lalo na pag gumagawa ko ng pinitula sa isang produksyon na yung producer namin, masyado ko magtrato sa kanilang mga talents. Oo, so ako nung araw, ako yung sumbungan ng mga talents na yon na, Tigay, ba't naman ganun? Tigay, ba't ganito, ganyan? So ako yung nagre-rebelde. Pag nagsumbong sila, hindi ko matiis, ako yung nagre-rebelde. Para bang kahit na yung crew o kaya kahit na yung production manager sa isang pelikula na nakawan o nawala yung kanyang pera na para sa produksyon, ano. Tapos pagdating doon, para bang hindi mo masikmura yung ginagawa ng producer na mumurahin ka mula ulo hanggang paa. Eh pag naririnig ko yun, naririndi ako. Kaya ako yung nagre-rebelde. Halimbawa kinabukasan, pag nagre-rebelde ako, alam ko 8 o'clock yung ano ko, yung shooting ko. Dahil sa pagre-rebelde ko, dahil nakita ko sa mga tao. Dahil sa mga tao. Alas 8 ng gabi ako dumarating. Yun ang ano. Pag tinira maintindihan na madidrain ka pag umaarte ka eh. Ano pong ginagawa ninyo pampalipas ng oras? Alam ko si Bembol Roco, nagka-crossword puzzle si ata eh. Ako, wala, nandun lang. Naghahanap ng pwede kong makaaway. Typical na tanong, paano kayo lumalabas sa karakter? May mga mabibigat kayong eksena, di ba? Halimbawa, bibigyan sa akin yung script, babasahin ko. Isang ano lang, basahan lang. Tapos naniiwanan ko na dahil yun, pagdating sa set, kadalasan, nababago yun eh. So hindi ko masyadong nag-aano diyan sa script na 'yan. Dahil pag binago ng director pagdating sa set, siyempre maiiba na naman yung pati dialogue, maiiba. So ang ginagawa ko, hayaan ko muna lang pagdating na lang sa set, saka ko na lang tatanungin director sa banggaling ito at saan pupunta yung eksena. 'Yun lang. Pero sa himala na movie, maraming eksena doon na wala akong alam kung saan nanggaling at kung saan pupunta dahil hindi sinasabi sa akin sa malakit na wan ni Direk Ishmael. Yung sasabihin sa akin, basta malungkot ka lang dito. Para bang blanco yung mata mo. Na-take to nga ako dahil hindi ko alam kung bakit daw blanco. Sabi niya, take to. Ang dami sinasabi ng mata mo. Sabi niya gano'n, take to tayo. Ang dami sinasabi ng mata mo. Oo. Yun pala, yung eksena ng gustong kunan sa akin, galing nung ni-rape kami. Okay. Pagkatapos yung... Pero hindi sinabi sa inyo. Hindi sinabi sa akin talaga. Mabuti na lang tumama din naman yung aming ginawa. Kaya sa awa ng Diyos. Ate Kay, may mga roles ka ba na nagsisisi ka ngayon na in-offer sa'yo, hindi mo tinanggap? Look. Pag-iisipan ko yan. Mayroong akong gustong role na gampanan. Pero walang nag-o-offer sa akin, nagampanan ko yun. Ano po yan? Kaya masama loob ko. Ano po yan? Ang mag-bold sa pelikula. At dyan po nagtatapos. Hindi, pwede ko lang. Congratulations ulit sa Dayum. Pakikumpara naman ang pakipagtrabaho sa bagong generasyon director na kagaya ni Brillante, Mendoza, versus sila Generation Lalino, Ishma, mga ganun. Alam mo lang, hindi mo pwede ikumpara yung mga director natin noon kaysa yung mga director natin yung ngayon. Yung working styles lang po. Ang kaibahan lang, pagkahalimbawa kagaya ni Mario, Direk Mario O'Hara, ang pinakapaborito ko sa lahat ng director. Pag mahirap yung eksena mo, behave ka talaga sa set. Hindi ka pwede magbiro-biro pagka yun ang eksena ng kukunan. Dito naman sa mga baguhang mga director na nakasama ko, like si Brillante, hindi ko pa kasi sila nakakasama ng matindi yung pelikula ang ginagawa ko. Ang ganoon. Kasi like yung Dayum kasi, di ba wala namang masyadong dialogue. Sabi ko nga, ba't ako nanalo naman dito? Oo, totoo para yun. Ba't ako nanalo dito? Ano ba ginawa ko mabigat? Sabi ko, minsan tinatanong ko rin yung sarili. Hindi sa pag nagyayabang ako, hindi sa ano pa mang bagay.
sabi nila, yung emosyon na pinakita, parang yun yata yung, ano sabi ko, emosyon ba yung pinakita ko? Parang, yung parang may iba lang iniisip. Oo, yung ganun. So, hindi pwede ikumpara. Kasi sinasabi nila, umaarte talaga yung mata mo, no? Tinitrain mo ba yung mata na yan o ganyan talaga yan? Ano ba yung misteryo dyan sa mata na yan? Ang sabi ng mama ko, noong bago ako ipanganak, pinaglilipa lang ako. Pag, kasi sa probinsya namin, uso-uso yung prosesyon. So pag may prosesyon, may mga santo-santa na pinaprosesyon sa probinsya, di ba? So ang ginawa niya, pagka dumaan yung malungkot na santa, si Mater Maria, Dolorosa. Maria Dolorosa. Mater Dolorosa. Mother of Sorrow. Yun ang sinusundan niya. Ah, ganun? Oo. Ate, kaya hindi ka ba naiinis sa minsan na parang lagi na lang pag sinabi yung filmography mo, lagi pinupoint out na lang yung Bona, Himala, Tatlong Taong Walang Diyos, mga ganun. Parang wala ka nang ginawang ibang pelikula. Hindi ka ba naiinis pag ganun? Kaya nga gusto kong gumawa ng isa namang ano, yung... Huwag naman bold, ate, guys. Hindi, maliban sa bold. Kasi andun na yun eh, pangarap ko na yun eh. Kung nalisin sa akin yun, gusto kong gumawa ng isang parang comedy. Di ba? Para naman yung mga tao makita din naman na hindi lang puro drama yung nagagawa. Comedy ang Ani Batong Bakal. Comedy musical. Pero hindi talagang hindi talagang comedy. Slapstick na parang gano'n. Ito yung bang, para, pag nakita mo sina Ogi, yun yung mga tipong ganong klaseng ano, para comedy. Ano, magaling nga po kayo. Achichi! Achichi! Yeah! Ah, malapit na kayo maging senior citizen, ate. Huwag naman. Naku, yan ang hindi ako papayag. Pero easy. Nararamdaman nyo ba? Yan. Alin? 39 pa lang ako 39 naman. 39 pa lang ako naman. Oo. Bata-bata. Ang laki na tawa nila. Ayaw maniwala. Para sa akin, forever ate na yung bata pa. Hindi. Ate, kayo pwede bang makarequest sa'yo? Ano yun? Pagalitan mo naman ako. Bakit? Tapos, sampanin mo ako. Para makakatawin sa mga eksena. Yan. Chinelas. Chinelas to. Chinelas. Wag. Tradisyon po sa amin dito. May eksena. Wag. Mag-ayoko. Hindi ko magagawa. Hindi mo magagawa. Ako na lang po sasampal sa kanya. Please. Sige na. Sinahan tayo. Kunyari, niloko kita. Yan ang gusto ko rito eh. Kaya ako nanonood ng show eh. Grabe yung puso ko na, ano, din, hindi ko ma, ano? Ano? Maiintindihan na. Ano? Ano ba ito? Mag-inaw po eh. Nakakahiya ka, Jude. Bakit ano ba? Magtitigil siya? Ano para sa'yo ang nagpapainit lagi ng ulo mo? Alam mo sa isang... Huwag niyo po akong titigan, ha? Baka sa isang artista, uminit yung ulo niyo. Hindi nawawa. O sa isang tao, lahat na natin. Talagang tayo may kanya-kanyang ano, may kanya-kanyang sumpong, may kanya-kanyang kahit na... Kasi marami tayong problema eh. May mga problema na hindi natin nailalabas. So, pag hindi natin nailabas, mag-iisip ka, iinit ang ulo mo, yung gano'n. Parang ako po eh. Ganun ka? Uminit ulo ko sa isang researcher. Bakit naman? Wala. Sige, sumantay ka sa akin. Hindi lang siya pinakain ng adobo. Grabe naman yung dahilan na yun. Baka yun na mag-stick pa kayo si... Hindi, yun. At saka yung katulad yung sinabi ko kanina na may nakikita kong tao, lalo na sa crew. Sa lahat yan, sa pelikula, pag may ginagawa akong pelikula at may inaping yung... Yung crew, no? Yung crew. Oh. Tsaka yung hindi nagpapatay ng cellphone. Kasi mahal ko yung crew eh, dahil sila yung pinaka... Lalo na yung mga... yung nagdadala ng tubig, yung gano'n, yung mga pagod nila, yung gano'n. Tapos biglang hindi naman nila kagustuhan, napapagalitan sila, yung gano'n. Doon ako naiinis. At saka binibigyan ng post-dated check ng isang taon. Ate, ano ang pinakamagandang bagay na nakita mo sa buhay? Sabi mo, ito yung pinakamagandang nakita ko sa buong buhay. Siguro yung pagkasawa ko at nanganak ako, yung pinanganak ko yung aking unang-unang baby. Di ba? Siguro yun ang pinaka. Dahil nung pinakita sa akin yung batid, ako makapaniwala, uy, anak ko na ba yan? Parang ganun. Yun ang nasa isip mo, parang wow, anak ko to. Oo. Na hindi ako makapaniwala na, may anak na nga ba ako? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung may anak nga ba ako. Hindi, pero talagang totoo yun. Nice. Diba, no? Ang ganda ng sagot ni Ate Guy. Maganda ba? Maganda yung sagot. Oo, iba. Kasi tingin ko tol, magkaanak ka na rin tol. Oo, wala pa bang asawa? Wala pa, single ka yan. Ate Guy, ano? Pwede ba? Mawag kong kusapin. Oh, yeah.
inom tayo ng buko juice. Inom tayo ng buko juice. Init sa studio. Eh, alam naman na lahat yun, tumadur ako nung araw yun. Tumadur talaga yung salita. Parang pag tumadur, parang nasa kanto boy. Hindi naman. Eh, tumadur ako talaga nung araw. Alam naman ang tao yun. Ngayon, nakakaisang bote ako noon. Mm-hmm. Ako lang yung minum noon. Mm-hmm. Brandy yun. Brandy. Mm-hmm. Ngayon, nung medyo mga siguro alas 5 na madaling araw, may nag-ring yung phone. Di sinagot ko. Wow, nung sumagot mo, nung nakausap ko, iyak ako ng iyak hanggang sa pagising ko. Hawak ko pa rin. Sino ba yung kausap ko? Hindi ko na alam kung bakit yung pala. Yun, hindi ko na alam talaga. Tapos hindi mo naalala kung ano pinag-usapan mo? Hindi ko na alam. Mahirap yung ganyan. Oo, yun pala yun. Mahirap ba? Nung isang araw, nalasing ako. O, ganun din. May mga picture eh. Paano ka nalalasing ba? Nakakahiya. Nakakahiya. Oh. Talaga. Ako wala akong hiya pag nalalasing eh. Nasa show nga ako, lasing ako. Pero yung mga fans, dahil sa sobra, kaya mahal ko yung mga fans. Kasi alam nila kung lasing ako sa show, superstar show. Mm-hmm. Alam nila kung lasing ako kasi nag-i-English na ako noon. Hindi naman nila alam na. Hindi sila sanay na nag-i-English ako, di ba? Mm-hmm. Nasubo ko man yung umarte na nakainom. Madalas. Madalas. Iba banda din? Mas okay ba? Mas okay. Mas okay. Kadalasan nung araw, pag ginagawa ko yung mga pelikulang ako ang nagpuproduce, walang araw na hindi ako lasing. Ah, okay. Pero pag napanood mo yung mga eksena kinuna namin sa pelikula, yun yata yung mga naipapanalo ko. O yan ha, sa mga bagong artista dyan. May eksena minsan. Ito ang kasagutan. Kaya... Buko juice. Kaya ano, may isang eksena doon sa Condemned. Uy, bigat yun. Kapatid ko si Dan Alvaro. So, eksena namin, nabaril siya, nahulog doon sa dagat. So, sinagip ko siya. Nagbabangka ako ngayon. Diyos ko, sa kalasingan ko, nag-take kami sa kalasingan ko, nahulog ako doon sa bangka. Hindi, ang gandang eksena ko. Akala ko siya cut ni Direk. So, kakawag-kawag ako ngayon doon sa bangka para makaahon uli ako. Hindi, kinat ni Direk. Pinakita pa rin doon sa ano talaga na, paano ako napunta doon sa ano, naka-exit ako na hindi ko alam sa kalasingan. Kinukulan pa rin nila . Kinukulan pa rin nila yun. Ganda yan. Pero okay naman. Okay naman. Pero kaya, hindi halata, galing. Ngayon, kaya huwag niyong gagayahin ha. yun lang. Mas gugustuhin mo bang mawala ang boses mo o mawala ang abilidad mo sa pag-arte? Hindi, ayoko mawala ang boses ko. Boses talaga. Boses talaga kasi... Doon ko binuhay ang pamilya ko. Mm-hmm. Yun ang ginawa kong tuntungan para maiangat ko yung pamilya ko sa kahirapan. Mm-hmm. Sa akin, mamatay na lahat, mawala na lahat, boses ko. Boses lang. Mm-hmm. Pwede ba titigan ka lang namin buong isang oras? Pwede naman. Dito na ako sa kuha para... Grabe, no? Okay. Ako naman magtatanong, binata ka pa? Mm-hmm. Binata ka pa? Ako po ay may anak na po. Pamilya na po. Isa pa lang. Pero hindi ko kami nagmamahalan. Oo. Parang bakit ka masyadong ano? Wala naman ako sinasabi. Sa tingin mo, sino sa aming dalawa? Kung yan, kunyari na. Sino sa amin? Pwede tumayo ng konti. Tayo konti. Wala akong mapili. Malinaw, may taste si Ate Guy. Ayan. Maaari ka na ba kunyari magretiro? Pwede ako magretiro kahit anong oras gustuin ko. Kaya lang, sabi ko nga sa sarili ko, lagi kong sinasabi sa mga tao, o lalo sa mga fans, bilang mga aawit, hanggat kahit na 5 na lang yung gusto makinig sa boses ko, patuloy pa rin akong aawit. At bilang artista naman, kahit isa na lang yung manood sa pelikula ko, pero ako magpuproduce para walang reklamo, ha? Patuloy pa rin akong gagawa ng pelikula na makabuluhan. Kunyari, Ate Guy, pupunta tayong Bicol bukas. Ano yung unang-unang mong gagawin pagdating? Ay, naku, maghahanap ako talaga ng laing. O kaya Bicol Express. O kaya ako magluluto. Magaling ba kayo maglaing, Ate Guy? Hindi, Bicol Express. Magaling ako. Mahilig ka sa maanghang. Mahilig naman, pero depende sa anghang. Kasi Bicol Express naman, pwede mong lutuin na... Mild lang. Hindi masyado maanghang kahit na puro sili yun. Kunyari, Ate Guy, papano ako bukas? Kunyari lang, mawawala ka ng bukas. Ano yung gusto mong huling hapunan mo?
Wala yata, hindi ako makakain pagkaoo. Eh, para, to paraphrase, ano yung pinagusto mong pagkain sa buong buhay mo lagi? Hindi pagkain ang hahanapin ko. Ay! Hindi pagkain. Yung mga tao nagmahal sa akin, gusto kong makita lahat, lalo na yung mga fans. Kasi kung wala sila, wala rin naman ng Nora Honor, wala ako dito. No, kaya, yun. Pwede anong ginagawa niyo pag mga nasa International Film Fest kayo? Ay, nako. Siyempre, kinakabahan pa rin, kahit paano. Di ba, pag-usapan natin, ba't kinakabahan ka pa rin? Ikaw na si Nora Honor eh. Hindi naman pag Nora Honor ka, pangalan stage, lang yun eh. Right, pangalan lang pa rin. Pangalan lang yun, nagkataon lang na naging Nora Honor ka, pero kung tutuusin mo, marami ka pa rin dapat matutunan, marami ka pa rin dapat na gawin para ma-prueba sa tao, di ba? Marami pa akong dapat maging, yung bang gawin para... Ma-explore. Oo, para sa panunood ng mga tao. Yung ganun. Nagkataon lang naman siguro na yung mga ginawa ko, pelikula kagaya nung Guy Womb na yan, parang nagustuhan ng mga tao sa ibang bansa, yung ganun, yung pagkakagawa ng pelikula. Yun, parang nagpatwitab pa, no? Oo, yun. Kaya na tayo gagawa ng pelikula. Ay, kinabahan tayo dyan. Ako, Ate Guy, papanoorin na lang kita. Pero direct talaga, ang cute-cute. Talaga? Inom pa po kayo. Ate Guy, maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. Pwede pa. Ay, naku naman. Pwede, naku din. Ate Guy, ito pari. Pag ako napanood mo, ay, pag ako napanood kita, at napanood ko kayo. Yan, kaya ka po. Ay, naku, Diyos ko. Nora, ano, mga kapatid. Patihin niyo ako lagi. Salamat po. Nanonood ako lagi. Kulang ko muna kayo sandali. Kulang ko muna kayo sandali. 1, 2, 3. Wasa!